gagawin para sa pamilya ko kahit nahihirapan ako. Kasi para sa kanila. Hanggang kailan mo ito gagawin? Hanggat kaya pa ng katawan ko. Hanggat may pagkakakitaan. Hanggang dito, hanggang Pinas. Kung bibigyan ako pa ako ni Papa Dad ng lakas at ng paraan na para kumita pa ng pera, eh di bakit hindi? Kapsagi nage natanadyo no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Hey, what's up? Isang magandang hapon sa inyo mga tropa. Kung bago nga po sa aking channel, huwag po nating kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod pang mga uploads. So, samahan niyo po ako, tunghayin natin ang kwento ng isang OFW dito sa Taiwan. Kwento na kakapulutan ng aral ng mga OFW at mga isang individual. Kwento na punong-puno ng pangarap at determinasyon sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang buhay, imbis na magpahinga po siya dahil sa isang linggo niyang paghahanap buhay, mas pinili niyang magtinda ng mga kakanin dito sa mismo sa harap ng simbahan. Every Sunday po yan. Hindi lang po siya nagtitinda ng mga kakanin, isa po siyang ahente ng remittance ng mga Pilipino dito sa Taiwan. At nagtitinda rin po siya ng mga longganisa, isa rin po siyang make-up artist. Wala siya pinipiling hanap buhay, basta alam niyang pagkakakitaan ginagawa niya, nagpapaliga siya. Ganon ang buhay niya. So mga tropa, samahan niyo po ako, paduri natin. Good morning. Kagising ko lang. Ngayon ay Sunday, day off ko. Ayun, magbebenta ako ng mga kakanin sa simbahan. Yung puto plan ko, sinta at palitaw. Tara, benta tayo. Maliligo muna ako, ha? Bye-bye. Hi, magandang umaga. Ngayon Sunday. Ito yung kakanin ko. Dito ako nagtatrabaho ng Monday to Friday, minsan Sabado. Ngayon, Sunday, day off ko. Ayun, simba muna ako at magbebenta na mga kakanin. Ano na, samahan niyo na ako. Video mo naman. Ali, ano yan? Pagpinta. At ano isa? 60! Sarap ba yan? Cool! Thank you.
natin ang sinabi ni Jesus. Okay. Love your enemies. In the Old Testament, Jesus said, no? Love your friends and hate your enemy. Kaya sabi niya, if your enemy does something bad about you, sabi sinabi ni Jesus, offer no resistance. Ang hirap, ano? E sinabi ni Jesus, kung ikay sasampalin sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Can you do that? Ang hirap talaga, no? Kaya sabi ni Jesus, bawal ngayon, no? An eye for an eye. Kasi yung mga Hudyo, pag sinuntok mo sila, no? Sinusuntok ka rin niya. Open doors, let your love surround me. Bring the Neil TV. Please subscribe Neil TV and lang. Click the channel. Ah, oh, okay. Charot. Kaya ako napapagaling sa tayo. Foto, masarap. Foto, masarap. Tayo magbenta ng mga kakanin. Tapos na rin tayo magsimba. Tapos na tayo maglunch. Ngayon, 1:30, start na yung game sa court. At tulungan natin sila doon.
Tara na, kita na tayo. Anong masasabi nyo sa kaibigan nyo si Marisa? Yung nakikita nyo lang sa kanyang personal na pagkatao? Ano siya? Masipag siya, matyaga siya sa mga sideline-sideline na kahit pagod-pagod na siya. Ayun, na ano naman niya. Kaya naman ang kaya naman niya kahit bisan parang nagkakasakit na ata siya. Oo. Yun po, go pa rin ang go. Ayun. Masobrang sipag niya po lahat ng pwede niyang gawing racket, gagawin niya. Pag-racket ka. Para po sa kanyang pamilya. Para po sa kanyang pamilya. Okay. Sa kanyang sarili. Wala na? Wala na po. Okay. Kung pwede siyang kaibigan, okay. Yung nga lang po, mabunga nga. Kaya nga siya naging businesswoman eh. Matulungin naman siya. So, di ba kanina, nagsimba ka, galing ang aga ng gising mo, tapos ngayon, dito ka na naman sa court para mag-committee. So, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Hindi po, kasi 6 years na ako, nandito nagsiserve. Kadon Bosco. Ayun, hanggang ngayon hindi pa rin. So, since 2014, nagsimula ako, dumating ako dito sa Taiwan. Ayun, nakilala ko sa simbahan, tumutulong ako sa gawain. Ayun, at ibang activities. Ngayon, hanggang ngayon pa rin, go pa rin ako. Kasi masaya ako dito eh. Masaya yung mga kasama ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Tapos, willing ako na gawin yung gusto ko dito. Ayun. Kaya, masaya ako sa mga kuya at ate ko na kasama dito. Kaya, hanggang ngayon, ayun. Ngayon naman, after kong magbenta, magsimba, ngayon, tutulong tayo dito sa pagiging committee. Okay. Tara na ha. Okay, sige. Una dyan oh. At ako ang nakahuli kong natapos. Hi. Bakit? Si nanay, malaki sakripisyo, hindi niya alam kung paano niya kami pinatapos. Siyang kami. Ang masasabi niyo? Wala akong God. Sana manalo sila. Hello. Shout out, shout out. This is my big one, Malaysia. Hola. My pal. So ayun nga po, ako po yung sumasaludo sa lahat ng OFW sa anumang sulok ng mundo na handang magtiis, maghirap para lang mabigyan ng kanilang pamilya ng magandang kinabukasan. Kahit saan man sulok tayo ng mundo dalhin, tayo po ay mag-iingat para po sa ating mga pamilya. God bless po sa lahat ng mga OFW. At huwag po nating kakalimutan mag-like, share and subscribe at pindutin po lagi ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pang mga upload. Okay guys, maraming po salamat and God bless.